Good day, guys. So, nandito tayo ngayon sa exercise area somewhere in Las Piñas. So, ito na po yung nabili ko na folding bike na pwedeng ilagay sa trunk ng sasakyan. Renault. Ano nga ba yung Renault? Renault is a French vehicle. So, yung mga ganito is nagiging free siya. Free siya sa mga pagbili mo na sasakyan sa Japan po. Yung Renault is a French brand car. Una sa lahat, maraming salamat pala kay Sir Matt sa pag-assist sa akin sa para mabili ko tong bicycle na to. And sa pag-assist sa akin at pagpili ng taong bicycle para sa akin. So may mga napalitan na dito sa bicycle na to. Unang-una napalitan is yung seat post niya and yung mismong upuan. So nabili ko po siya surplus. So nabili po ko siya sa Street CycleGenix. Kita natin yung upuan. Medyo may rust na siya pero madali lang naman to. Papalitan lang natin ng alloy seat post. Features niya is naka Shimano na siya, Shimano shifter. And Revo shift na siya. Medyo malabo lang, kailangan lang i-linisin. Naka alloy rims na rin siya. And e-brake sa front. Drum brakes sa likod. So, sky blue. High tensile steel ang frame niya. Magaan siya. It weighs 13 kilos to 14 kilos. And kaya niya mag-accommodate ng hanggang 100 kilos na tao sa pagdodrive. So, balik tayo sa shifter niya. 6-speed Shimano shifter siya. And meron na rin siyang shock para pag sa mabigat. Babaon siya. Mamaya i-test drive po natin para malaman natin ang takbo. It's also support yung dynamo light. So, sa mechanical light lang siya kumukuha ng mechanical energy lang siya kumukuha ng kuryente para po sa pagpapailaw ng ilaw sa harap. So, 2 pods po siya. Alloy body lock and alloy handlebar lock na rin siya. Yan. So, 2 folds po siya. Then, may classic. Medyo may gasgas na yung revo shifter niya. Pero okay pa. Nagagamit ko naman siya. Shimano revo shifter. Steel fender front and back. So yung crank niya single lang pero maganda na siya. Stainless. Yung pedal niya hindi pa foldable, pwede naman siyang madali lang naman siyang palitan. May plan na i-upgrade siya. Ayan, so yung stand niya may lock din. Ready to use na siya. Ginamit pala ng Street CycleGenix sa pag-restore ng bicycle na to yung pangkotse, yung urethane paint. So, nung binili ko siya somewhere in Novaliches, ginamit ko na lang siya. So, okay na. Wala naman masyado ng problema. So, maya-maya, iti-test drive natin para tingnan natin yung takbo. So, ayan. Ini-testing na natin siya. Maganda naman yung takbo niya. And dito ako, marami nagja-jogging. Siya. Smooth na takbo lang.
number 3 lang yung smooth lang yung takbo niya. Actually, namaneho ko na siya ng malayo ng mga 15 kilometers. May nakatingin sa akin doon, no? Naikutan natin siya. Okay naman yung takbo niya. And ang purpose lang naman ng pagbili ko dito is malagay siya sa trunk tapos madala siya sa mga ganito na park and makapag-exercise. So yun. Oh, anong masasabi niyo sa bike? Okay naman ba? Paano natin tutupin ito at may ilalagay sa sasakyan. So unang-una, unahin natin yung sa may handlebar. Iaangat natin. Angat natin siya ibababa. Then, tulak. Yan. Next, sa body naman. Angat natin yung foot. Bilis lang siya, seconds. Tapos, tulak pa ba? Tulak. So, in order na maipasok natin siya, mas compact, babaan natin yung seat post. Actually, magaan siya. Pwedeng-pwede siyang buhatin. Kahit isang kamay lang. So, ayan na. Pauwi na kami dahil medyo dumadami na yung tao tsaka marami na rin kaming grounds. Ayan. Mabilis lang naman siya isakay. Pwedeng-pwede ilagay sa trunk. Siyempre, pag nilagay mo siya sa trunk, dapat isa-save mo yung shifter, yung cambio. Kasi hindi siya pwedeng mawala sa akin. So, tinesting ko rin siya sa ibang sasakyan. Nakikita nyo naman, kasyang-kasya siya sa Honda Mobilio. So, ayan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa girlfriend ko, si Miss Joyce, DC. Hello. And maraming salamat sa pagtulong sa paggawa ng vlog ito. And please like, share, and subscribe po sa YouTube channel ko, Ronald Tom Forbes. Maraming salamat po sa pagtangkilig. God save. Please save. Keep safe and God bless.